Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section on my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Welcome to my channel. So ngayon ako'y nandito sa Dalampasigan upang tingnan ko ang yung bangka na ginawa ng aking kaibigan. Hali kayo at ating puntahan. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. So ngayon ako'y nandito uli para ikuhan ko itong fourth episode. Araw ito ngayon ng Miyerkules 21, year 2021, January. So ito ngayon, ito yung rindiha at saka pag walang rindiha, kung ito ay walang silbi kasi hindi siya matibay, ang rindiha naman talaga ay nakakabit dito sa bow at saka sa aft. Kasi kung hindi siya makakabit dito sa bow at saka aft, kung hanggang dito lang siya, ay wala siyang maibigay na strength. So ito ngayon ang siya rin ang nagbigay ng lakas dito sa mga ribs. Ito yung midsection ng ribs. Ito yung lower section, pero may, kung gusto pa talaga mayroon pa matibay, mayroon pa to ditong katulad din ng ganito. Kung malaki yung bangka mo, kaso ito ay maliit lang, kaya mga dito lang, mid section lang at saka yung upper section. Yung rindihan naman ito ay nakapako. Pag ito'y nalagyan na rito ng kuan, yung batayula, lagyan na to dito ng marine plywood 1/4 at saka epoxy. So ngayon ito ay nakalagay na ng mga rindiha hanggang dito lang sa may banda ng lalagayan ng engine. Ang engine naman ito ay 7.5 gasoline feed engine. So dito banda, mayroon dito ang plataforma na kahoy na dos ang kakapal, mga 8 ang lapad. At dito ilagay yung engine. Pero ngayon hindi pa inilagay yung engine dahil ay kailangan pa i-align. Kaya hindi tinuloy ang pagkabit ng rindiha dito sa up section ng bangka. Dito hindi ikinabit og tuloy. Kasi kung maikabit na tuloy, diretso pagkabit ng rindiha, yung pag-align ng makina, mahirapan dahil sobra siyang sikip. So kailangan pa talaga mayroon siyang allowance. Kung nandyan na yung makina, kung hindi siya i-align, ang mangyari niyan ay masyadong malakas ang vibration. At saka pag malakas ang vibration, dalawa lang ang mangyari yan. Masira yung makina mo o yung bangka, madaling masira. Kasi malakas ang vibration at saka hindi siya magtagal. Lalo plus ang alon pa pag humahampas dito, makadagdag ng kuan din yun, sira. Kaya ito rin ang rindiha, isa rin sa nagbigay ng yung magandang lakas ng bangka dito pa sa ibabaw. Kasi kung wala ito, pag hampas ng alon dito banda, kung wala ito siyang rindiha, ay madali siyang masira yung plywood na marine. 1/4 lang ilagay, kaya kailangan talaga mayroon siyang tibay dito, pakuan dito to dito. At ang gamitin na pako nito ay yung copper o tanso o bronze, yun. Ito naman ana, yan yung pako na ginagamit. Yung pako naman dito ay uno ang haba. Ang presyo ng pako na yan, yung tanso, ay 900 pesos per kilo. So mahal siya, pero okay naman yung pako na yan dahil ay matibay siya sa dagat. Hindi siya kinakalawang, hindi rin siya tinatablan ng mga saltinis. So maganda siya. Pwede rin siyang ma-recycle. Pag bunot mo, ituwid mo lang uli at ikabit uli siya yung pako na yan. Kasi sa mahal pa naman, so kailangan talaga ng recycle. So sa pagkangayon, ang bow o ang up ay nilagyan na ng epoxy. So pag ito naman ay makabitan na ng rindiha, siya naman ang itong up o ang bow na ganito ay hindi din siya magalaw kasi mayroon na siyang mayroon ng rindiha, nakakabit ito rindiha at saka mayroon na rin kuan yung marine plywood at dito pa sa ibabaw. So matibay na siya. Pagkatapos na niyan ay itaob na at pinturahan kung natapos na siya paglagay ng na-align na yung makina. So sa pagkangayon, yung makina ay hindi pa na-align, so kaya ganoon na hindi pa ipinatuloy yung pagkabit ng rindiha. Kasi kung
Walang, kung idritso mo agad pagkabit ng rendiha at saka kung nandyan yung makina, mahirapan kapag align, hindi mo siya masilip. Kaya kailangan talaga mauna muna yung makina. Okay lang yun kung malaki yung bangka mo dahil antayin yung makina. Eh, lagyan mo na agad ng dingding o walling, katulad ng marine plywood. Pero kung ganito lang kaliit, kailangan mo talaga antayin pa yung makina. Pero sa pagkangayon, ito man ay bang ay kuan outriggered bangka, so kailangan makina. Pero yung walang makina, kung disagwan lang, pwede na agad to siyang dingdingan kasi wala mang i-align. Maglagay ka na lang ng kunting upuan dyan, magkapuro ka dahil sagwan naman ang gagamitin, hindi kailangan ng makina. So sa pagkangayon, ang ito ng kalagayan ngayon. So nung una, yung pag kuan ko dito, pag vlog ko sa pangalawa o pangatlo, ang epoxy ay hanggang dito lang sa banda rito, yung pag-epoxy. Sa ngayon ay completed na yung paglagay ng epoxy dahil nilagyan na ng batayula. So hindi na kailangan siyang, hindi ka na mga mabapal dahil mayroon sa epoxy. Kung mayroon man mga kalawang o mga barnacles o tamasok, hindi na didikit kasi. So, para lalo siyang matibay, upper section, mid section, at saka dito yung lower section niya. Ito yung kilya. Ngayon sa nung pangalawa kong pag-vlog, hanggang dito lang yung paglagay ng epoxy. So ngayon lahat ng kuan ay nilagyan na ng epoxy at makinis na at mayroon ng piniprepare na para sa makina. Ito yung kahoy. Ito yung gagamitin na dito ipatong yung makina na 7.5 na engine. Ito yung plataforma o platform. Dito papatong yung makina, tapos dito yung ilisin niya. Pero bago to lagyan ng dingding, i-align muna to kasi kung i-align na mayroon ng dingding, mahirap, masikip kasi. Kaya antayin lang muna itong makinang darating bago siya i-align. Pagkatapos pag-align ay dingdingan na siya at doon na pinturahan. So kunting panahon na lang to, ito'y matatapos na. Ang kuwan na to, ang rindi hanggang dito lang muna. Pagkatapos niyan, ilagyan naman ulit dito, pandugtong. Ituro yung butas na para dito sa ilisi. At saka yung, ngayon, nagbutas yan dito sa gilid. So, okay na to siya. Hindi na to basta-basta masisira sa alon. At saka kunting bagay lang tong trabahoin niya. Yung magkabilaan ng port side at starboard side ay mayroon ng rindiha. Dito sa kabila mayroon na rin. Ito yung starboard side. Sa aking kanan, may rindiha na. At sa yung midsection, tinatawag na midsection, rindiha. Tawag din ito dito sa amin. So, dito yung upper section, yung batayula, hindi pa nakabit. Ito rin yung port side sa aking kaliwa. Ganun din yung midsection at tinalian pa ng lubid para hindi siya matumba dahil kagabi malakas ang alon dito at pumapasok ang tubig. So antayin lang muna pa mga next day siguro maayos na rin to at makikita na kung ano ang resulta ng kuan ito. Maganda na to tingnan kung mapinturahan na at malagyan na ng dingding yung marine plywood, yung marine talaga, hindi yung marine-marine. Kasi kung marine-marine, delikado, isang linggo lang, mga tuklap na yung balat ng plywood. Yung marine, matibay talaga yun, pang daga talaga yun, o pang tubig. So, ito ang kabuuan ngayon. Yan. Ang kabuuan ng bangka, yung midsection niya, yung rindiha, sinasabi. Ayan. Kung walang makina pa, hindi pa ito maikabitan. So hanggang dito na lamang. At saka ako'y nagpasasalamat din sa taon ito na gumagawa, kay Mr. Jewel Ratso. So maraming salamat din sa kanya dahil pumayag siya na kunan ko ito ng vlog at hanggang sa umpisa, hanggang sa dulo. So ako'y nagpasalamat sa kanya dahil pumayag siya na kunin ng vlog ang kanyang gawa na bangka, ang demotor. So maraming salamat. This is your Yoyo Sam
welcome to my channel, and I will invite you. Please subscribe, like, and share. Thank you very much. See you soon in my next vlog. Bye-bye. Hi, hello, this is your Yoyo Sam. So maraming salamat sa mga taong nanonood at saka nag-subscribe sa aking YouTube channel. So inaanyayahan ko rin kayo na mag-subscribe at mag-like at mag-share. So this is your Yoyo Sam. See you in my next vlog. Bye-bye.